So, hello, what's up with you guys? So, nandito naman tayo sa ating bagong video. Kanina lang lumindol dito eh, sa taas. Sa angkit lang. No. Ayan ang team. No. So, ang ginagawa namin ngayon, ang tinatawag, ang tawag diyan is coordination meeting or coordination walkthrough. Bakit? Ginagawa to for ano, for every once a week sa amin. For every week, no, once a week. Regarding ito sa FLS or yung Fire and Life Saver, saving. Basta ganun, kailangan 'yon sa permit ng occupancy. So, ito weekly namin ginagawa ito para matapos namin or makoop up namin yung deadline kasi nga kailangan na i-practice yung occupancy permit ng building. So, bakit kailangan ito sa occupancy permit ng building? Eh kasi naman, pasok ka ba sa building na hindi safe? Siyempre, kailangan muna natin yung unang-una dyan is safety first. Titigan natin yung apoy, kung kayang masugpo ng ating system. So, ayan, sa ngayon, magkakaroon mga problema sa taas, no? At ibang klase ng mga conflict, mga na-hold na area dahil sa isang contractor, yun ang iniwasan natin mangyari. Ayan. So, ayan, yun yung sila. Usap sila, no? Ako, kanina pa, hindi ba naman ako tao? Tara, kaya ko. Yung bawal to. Ano yan? Sa fit out yan. Si sir. Ayan, nagpapasara ng sa ito. Ano na yung dalawa? Okay. Ayun. For kumusta pala yung ano natin? Yung mga pressurization, yung mga plane and box extension natapos na. Mayroon daw balance na yung huli kasi yung binis pa na nagbagong open lang. Ilan na lang? Dalawa na lang. Halos lahat tapos. Tatanayin kasi yun eh, mamaya kaya sinama ka ni Ken. Ano na ang kulang na lang? Level 7 at saka lang 30. Level 7 at saka 30. Yung puro is kalimak ang taon mo, is ba to? Is yan, is. Puro yan, yung galaw. Yung plan ng box, no? Ito yung plan ng box. 13 at saka 7. 13 at saka 7? Level 7? Puro is yun. Yung pinakagulang naman natin pag nag-insert to, pagkatanin natin. Umiiyak. Lumindol daw kasi. So we're going down. Going down, 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 down. Waterproofing din pala sa dyan. Waterproofing pala kaya pala hindi na ako tubig. Dito sa lake, no? Para sa golf. So yun, nakita nyo naman kanina.
kinat ko na lang yung video kasi kailangan na natin sumalo dun sa discussion regarding dun sa walkthrough. Well, ano ba yung ano nga ulit yung coordination, tawag doon eh, coordination walkthrough or site walkthrough. Ginagawa yan, katulad sinagawa nyo, kapag merong, ano, meron tayong nahabol na area, no, kailangan tapusin, at syempre sa dami-dami ng contractor na involved, kailangan talaga na merong site coordination. So, bukod sa meeting sa baba, isa yun sa mahalagang aspeto or ginagawa dito sa site. Ano bang meron doon? So, syempre si client, which is yung pinaka-general contractor, no? Si Tenman, na umahawak sa atin sa lahat ng contractor, sa mechanical, electrical, sa structural, no? Ngayon, pangalawang goal dyan is yung tayo, mga contractor. Sa MEPS, mechanical, electrical, planning for protection, sa structural, no? Sa fit out, sa architectural, yan. Sa back of house, lahat yan. Nandoon. So, sa during this the walkthrough, pupuntahan yung area, and doon i-coordinate lahat, no? Kung meron kang concern sa ibang contractor, doon mo rin sasabihin. Halimbawa, ito, nangyayari ngayon, target natin matapos itong FLS na to. No? Target natin matapos. Isang example ng coordination, halimbawa, yun nga, yung mga blowers, no? Yung nasa taas kanina. Umakit pala kami nun. Kung makikita nyo sa mga video. So, sir. So, ang kailangan namin eh... Oh, shit. Kailangan namin isang pandar yung mga blower. So, paano ba pandar yung mga blower? So, una, siyempre, kailangan mo nang ma-install yung blower. And, pagka na-install mo ang blower, kailangan mo, bago mo install, is yung machine foundation, electrical wiring, no, para pandarin yun. At fully operated, kailangan din ng mga ducting. So, doon pa lang sa pagmamarking ng mga machine foundation, na-hamper na tayo. Dahil kailangan galawan ito ng area ng mga ibang contractor. Hindi naman pwede na mag-install kami, sila naman ang hindi makapag-install. Kaya nagkakaroon ng coordination sa site. So, machine foundation dito nilalatag yung kinakabit yung ating mga material blowers. No? Isa yun sa naging issue, kaya nagkakaroon tayo ng site walkthrough. Pinag-usap-usapan kung ano yung mga dapat. At ayun ang agenda kanina. No? Well, bakit ba ito mahalaga? Why is it necessary na kailangan magkaroon ng site coordination walkthrough? No? Unang-una sa lahat, kapag kawala sa sequence ng trabaho ng mga contractor, no? Mahirap. Lalo na, halimbawa, itong si architectural. Gusto, isarado na lahat. Mag-sealing na sila, finish na nila. Paano kung halimbawa walang coordination sa ating mga MEPF, no, mechanical, electrical, transportation, tsaka planning, ang mangyayari, no, paldo, nakasarado nga ceiling, tapos nga sila, wala namang system. So, isa yung sa mga tinitigan natin. Kaya dito sa site, ang galaw ng isa, galaw ng lahat. So, ayun. Once na kayo ang pumasok dito, naging engineer, site engineer. Well, isa yun sa mga babantayan ninyo, yung natawag na site coordination. And one thing is, the best is kung magkaroon ka ng notes or formal minutes of meeting during the site coordination. Isulat mo doon lahat ng mga pinag-usapan, pinag-agreehan, kung kailan yung mga commitment dates, kasi doon lahat sinasabi sa mga commitment ay sa mismong site control. Halimbawa kanina, nag-commit kami na itong area na to, tatapusin na namin. So, by the next walkthrough, dapat tapos na. No? Hindi pwede yung magsabi ka lang, wala na. No? Ang oras ba? Tatagal mo ba yung alam? So, yun. Sana muna yung alam ako. Ato, wala nawa sa taas, ang ganyan yung elevator o nasa baba. So,
yun lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta. Sana mas may marami pa akong may share sa inyo. Okay? So, bye. Ah, hindi pala, joke lang. Subscribe to my channel and like, comment, salamat sa lahat. Thank you. So, umakit lang ako. Silipin lang natin yung nagawa nila kanina. Nailabas ako nila yung typing. Nagkaroon. Ay, typing tuloy. Ducting. No? Okay, let's see. Yun. Umbas na nga. Ito na. Type color na nga lang ang nangyari tsaka impact. Kaya magpatol. Wala pang naka-provide na stand dyan. Ito po. Nasabi ni Sarkino. Hindi pwede mo ikulit yan. Oo, yan nga o. Hindi kayo yan o. So nga dapat may ano to eh. May hangar na to eh. Ay makakabit ng hangar diyan. Wala na hangar bar diyan. Wala na kayong hangar bar. Hindi man natin may kabit yan. Nilagay mo lang yung corner. Lagyan na lang muna ng angle corner. Tapos to lang ko pinapalit yata ate. O kukudkur na lang. May steel brush ba kayo? Pinapalit ko. Kasi si Katino nagsabi, reject. Ito, reject na ako ka lang. Pero kaya naman ito sa steel brush, no? Isa na nagpakatuloy niyan, pinabuo niya sa inyo? Ha? Pinatuloy niya na sa inyo? Pinabuo niya dun sa? Dito na, dito. Sabi niya? Dito na, kaya kakapit. Okay, may di ba pwede kakapit ko lang ano? Wala istan, saka bigat eh. Oo, mabigat yan.